Sa iba pang balita, mga kababayan, muli pong binatikos ni Philippine Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko dahil sa umano'y dirty imagination na mga ito sa paggamit nga ng confidential funds. Matatandaan po na kinwestiyon ng ilang mambabatas ang mga confidential o confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 kahit na hindi ibinigay ang naturang item sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA noong nakaraang taon. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros, House Deputy Minority Leader at Franz Castro ng ACT Teachers Party List at ang Makabayan Bloc ay kabilang sa mga kumukwestiyon sa confidential fund ng pangalawang pangulo. Ang Office of the Vice President ay nag-liquidate ng humigit-kumulang 125 million pesos sa mga confidential funds. Samantala, sa gitna ng naturang issue ay pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., at Marikina Representative Stella Kimbo sa paninindigan ng mga ito sa Office of the Vice President.